guys, tapos na akong nag-workout. Balik na tayo dun sa Ninja. See you. Guys, i-review po natin ang Kawasaki Ninja 400. Sa ngayon, siya ang pinakamabilis na 400cc na bike. Meron siyang twin cylinder, 4 stroke, 4 bulbs. At ito ay meron siyang max power na 49 horsepower at 10,000 RPM. Tapos ang max torque naman ay 38 Nm at 8,000 RPM. Ang harap nito ay disc brake na rin. Ganon din sa likod. At dual channel ABS or anti-lock braking system. At fuel injected. Ibig sabihin, matipid na siya sa gasolina. Dapat guys, ipapakarga ninyong gas ay hindi bababa sa 95 octane. Ako pinapakarga ko ito sa mga signature na gasoline station tulad ng Sea Oil, Petron, Shell, Caltex, at Flying V. Pwede din sa Total, malinis din ang gas nila doon. Dapat po premium. Sabagay, wala naman po yatang 95 octane na unleaded. Ang tank capacity niya ay 14 liters. Meron na rin siyang radiator or cooling fan. Nakalagay ang coolant niya dito sa harap. Ang front tire niya ay 110 by 70 R17. At ang likod naman ay 150 by 60 R17. Sa dashboard naman ay meron siyang engine indicator, ABS indicator, RPM indicator, gear indicator, clock indicator, fuel indicator, temperature indicator, gas average indicator, kilometer per hour indicator, speed indicator, trip AB and Odo indicator. Hindi pa siya keyless, meron pa siyang susi. At meron din siyang button kill switch or engine cut off switch. Sabagay, karamihan naman sa mga motor meron nito. At meron na din siyang pass light switch.
LED headlight siya. At monoshock rear. Kadalasan kapag sports bike, naka monoshock na sila. Ito po ang mga likes ng Kawasaki Ninja 400 natin, guys. Kaya nagustuhan ko ang motor na ito. Unang-una, yung looks niya. Pangalawa, ABS dual channel. Pangatlo, ang headlight niya at ang tail light ay LED na. At ang pangapat, hindi siya ganun kabigat. Para sa akin, magaan siya, hindi katulad ng mga ibang big bike. At ang body position niya ay hindi siya ganung yuko. At ang panglima ay ang engine niya. Para sa akin, ang 400cc talagang bibigyan niya talaga ang gusto mong takbo. At isa pang nagustuhan ko, kapag naka side stand ka, kahit nagpermera ka na, naka under siya, hindi tatakbo. Mamamatay lang ang engine. Safety siya sa mga batang malilikot. Dito naman tayo sa mga dislike niya, guys. Hindi siya naka upside down fork, still telescopic fork pa rin siya. At ang mga signal light niya ay hindi pa sila LED, bulb pa rin sila. At isa pang hindi ko nagustuhan ay ang swing arm niya. Parang pang underbone. At ang instrumental panel niya ay hindi pa fully digital. At ang stock pipe niya ay sobrang laki niya at mabigat. Kaya pinalitan natin siya ng SC Project Muffler. Malakas pang papogi sa daan. At ang ayaw ko pa dito ay ang side mirror niya. Masyado silang wide, kaya hirap kang makasingit sa traffic. Baka makatama ka sa mga sasakyan. Isa pa itong inaalala mo. At last, yung nasa ilalim ng upuan. Pumapasok kasi doon ng tubig or yung putik. Kasi meron siyang maliit na butas kung saan pinadaan ang wire ng signal light. Sasabihin ko na rin, guys, kung ano-ano ang mga pinalitan at dinagdag ko dito sa Ninja 400 natin. Unang pinalitan ko ay ang bubble visor niya or windshield. Yung stock kasi niya ay medyo mababa siya. Kaya kapag nasa expressway ka, sa pool sa hangin ang mukha mo or yung ulo mo. Di katulad dito sa pinalit ko, medyo mataas na siya. Kaya hindi na siya masyadong tumatama sa mukha. At hindi na masyadong natatangay ng hangin. At ang pangalawang pinalitan ko ay ang muffler niya. Kaya SC Project na ang gamit natin ngayon. Ito naman ang mga dinagdag ko. Una, yung radiator cover grill. Nabili ko lang siya sa Lazada sa halagang 900 pesos. Kailangan din ito suporta sa radiator natin. Kahit na matalsikan ng mga bato or espalto, at least safe yung radiator natin. Hindi siya masisira or mabubutas. Pangalawang dinagdag natin ay ang frame slider niya. Ito ay for safety sa paa natin. Kung sakaling mag-slide ka or matumba, at ang kagandahan din ito ay maprotektahan niya ang mga flarings natin. At ang fuel tank, maaaring magkaroon ng gasgas or dents ang motor natin pero hindi siya ganong kalala or kagrabe. Ang pangatlong dinagdag natin ay ang rear mudguard.
Nabili ko rin siya sa Lazada sa halagang 1,700 pesos. Importante din po ito, lalo na maulan ngayon. At para din sa bike ride natin, hindi mapupunta lahat ng putik sa likod niya. At ang pinaka last na dinagdag ko ay ang plate number natin, kasi hindi pa dumating ang plaka natin. Kaya ang ginawa ko, nagpagawa muna ako ng temporary plate para din safety tayo sa mga nanghuhuli sa daan. Pero nagtanong muna ako sa Kawasaki kung pwedeng magpagawa muna ng temporary plate. Ang sabi nila, oo daw. Kaya nagpagawa muna ako sa halagang 300 pesos. So guys, hanggang dito na muna ang video natin. At kung meron pa kayong ibang katanungan or suggestion, i-comment nyo na lang po sa baba, dito sa baba ng video. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video yung ina-upload po. Gumagawa po ako ng video sa isang linggo ng isa or higit pa. Sana guys, may natutunan kayo dito sa bidyong ito. Thank you po. God bless us all. Guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel para sa ating mga upcoming videos. See you in our next vlog. Thank you and God bless.